araw na to, maglilinis tayo ng poset na ating gagawin niyang calamares. So ngayon guys, ipapakita ko kung anong klase ng poset ang ating gagawin. Ito nga yung ating gagamitin poset dito. Ito ay frozen. Galing pa ito ng Malabon. Sa mga frozen na to, ito ay imported. So meron tayong dalawang, meron tayong ilang klase ng variety ng frozen na poset. Isang tinatawag na kalawang. So yung kalawang na poset guys, ayun ay makunat pag niluto mo, pag na-overcook. Tsaka may itim ang laman nun. Hindi katulad dito, ito ay wax. Kaya ito guys, pag ito ang naluto, malambot lang siya. Masarap itong ikalamaris. Yan guys, yung posit na frozen na nabibili sa Malabon. So dito guys, ayan guys, nalinis na yan. So ito guys, nilinis na. Papakita namin kung paano maglinis ng posit. So unang-una guys, ayan, tinatanggal ang ano yan, tinatanggal ang yung mata. Kasi naputok yan. Pagka hindi mo tinanggal, naputok sa kawali, tsaka yung kanyang ngipin, importante din matanggal yung ngipin na yan dahil yan ay napakalansa. Alright, so ayun, tapos so, hihilahin yung ulo, ayun, hihilahin yan, ayun, yun naputo na, ilalagay sa, tapos may laman loob yan, malaki ang laman loob na yan, yung importante matanggal din yung kinain niya dahil magaspang yan pagka iniluto. Kaya yan yung pinakalaman loob niyan, yan, okay na. Tapos meron pang plastic yan. Yung tinatawag na plastic yung kanyang pinakambuto. Ayun guys, natanggal na. So madami yan, madami yung lilinisin yan. Baka buting to ng mga humigit tumulang dalawang oras. So guys, ipapakita ko naman sa inyo paano ginagayat. Okay, so ito guys, yung ating nalinisan ha. Siyempre, gagayatin natin. Ganito guys, ang paggagayat niyan. Pinuputol-putol lang yan. Ganyan o. Oh. Ganyan dapat kaya laki. Ganyan lang yan, madali lang yan. Oh. Tapos, yan. Yung ulo naman, pagkagatong ulo, bibiyakin mo yan. Kasi importante guys, pag malaki ang ulo, binibiyak yan yung ulo ng poset kasi para maluto yung gitna. Pag hindi mo yan biniyak, guys, yung katulad dito, malaki, hindi naluluto yung loob. So, importante yung bibiyakin yan. Ganyan. Putol-putolin lang yan, oh. Ganyan lang guys ang paglilinis ng ating kakalamarise na pusit. At mamaya guys, ipapakita ko kung paano siya niluluto. So, yun guys. Itong gamit natin pusit, ito tinatawag na wax. Galing ito ng Malabon, imported. Pagka niluto, napakalambot. Hindi siya katulad ng local. Yung local, yung nakukuha sa Pilipinas, na sariwa, makunat yan pag niluto, lalo na pagka na-overcook para sa goma. So ito guys, napakalambot lang ito. Kahit sa ma-overcook, malambot lang din siya. Mangunguyang. Kahit sa panggisa guys, mas maganda itong panggisa. Pag ito yung luto mo, iginisa mo, malambot lang din naman siya. Kahit ma-overcook siya, hindi siya nakunat na katulad nung local na pusit. Na pagka na-overcook ka, siguradong makunat. Ang ganyan lang guys, oh, pagkagaya ito. Simple-simple. Oh. Okay. So, ayun guys, mamaya nga ipapakita ko kung paano niluluto ang calamares. So, linis tayo guys ulit. Ayun lang guys, kung gusto mo mabilis with matching exhibition pa yan guys. So, ayun guys, alright, natapos na nga yung ating ginagayat na puti na pusit. Ito guys, halos isang planggana ito, hinati ko lang. Bali, itong dagang ito, kadaming pusit, apat na karton ito. Siyempre, hinaluan ko rin siya ng ito, ginisang mix para mabango, masarap, malasa. Siyempre, ito ginisang mix since 2015, simula pala kami nagkakalamaris, ito na yung aking ginagamit. So, ginis sa mix. Baka naman. Siyempre, hinaluan ko rin siya ng asin. Ayan. So, mamaya guys, tayo magluluto nga ng ating kalamaris at ipakikita ko kung paano siya iniluluto. Iniluluto siya guys sa pamagitan ng deep fry. Alright guys, so eto na nga, nagpapakulo na kami ng mantika.
So guys, may kaunting nakasalang na pusit at ito nagpapakulo ng matika. So ito yung guys, pagkagaya pagkatapos kayatin ng pusit, pinapagulong na. Siyempre, titimpla muna ng kaunting regado para kada paano may lasa ang inyong calamares. So alright guys, so ito na pagkatapos ng pagulungin sa hari na yung pusit. Ayan na. Siyempre, isasama na yan. Ayun, testing mo na kung mainit na yung pwede-pwede na siya guys. Ayan na, inilalamas na, hinahalukay na, mekos-mekos na yan. Ayan, ang ganda lalaki nang nagluluto guys. Tingnan mo naman. Oh no! Mekos-mekos na ni Insan. Ayun na guys, sinumulog na ni Insan. So sa loob guys ng ilang segundo at 20 seconds, pwede nang hanguin yung pusit. At kailangan guys, pag magluluto kayo ng calamares, kailangan pulong-pulo yung mantika mo pa dahil para crunchy yung inyong calamares. So within 20 seconds lang yan, pwede nang hanguin yan guys. Take note guys ha, kailangan madaming mantika o lubog sa mantika ang inyong calamares. At siyempre, para maging malutong siya, painitin nyo mainit na mainit na mainit yung mantika para paglagay nyo siguradong crunchy o malutong ang inyong calamares. Ayan guys, malapit-lapit na siyang maluto. Alright, so this is it guys, you see, after 20 seconds, remove the calamares. Oh, it's removed. Ooh. Alright, oh yes, mekos-mekos na isa niyan, ang gwapo guys, ang tagaluto, ayan. Ayan. Mamaya guys, kinakamay na yung mantika na yan guys, so ayan o, oh. Kita mo, sarap ng calamares. At saka ang calamares guys, sobra nakakapagpataba yan o. Oh. Tiyamos pinsan ko guys, so taba na o. Oh. Oh no! Ang calamares. Masarap mga guys. Ang masarap. Maseramon, lamon. Okay, so. Ang palit, tama naman, ano, bilog na bilog o. Siyempre, kasama ka. Ayan, yan ang magandang may-ari niyan, ng calamari oh, na yan. Ayun, ayun, nakatalikod na yun. Pag nakatalikod lang, maganda, wag lang haharap. Nako nga po. Alright guys, so ayun nga, nakita ninyo kung paano magluto ng calamari. So, andito tayo ngayon sa plaza ng sa may City Hall ng Calapan, Oriental Mindoro. Kung saan nga, napakalaki ng ulan dito, o madaming ulan. Ika nga ng mga kaibigan mangyan, malaki ang ulan. Alright, so ayun nga, nakikita ninyo kahit na medyo maulan dito, kitang-kita nyo na napakaraming bumibili dito sa calamaresang ito. Pangalan nito ang La Mesa Calamares. So, as you can see guys, binibili na lahat calamaris nga yung ating pinakita kanina kung paano magluto nito. So, ayan guys, kikita nyo yung mga magtatakalang calamaris. Ito, talaga napakalulusog. Talagang aming calamaris na nakakapagpataba. Ika nga sa Bisaya, nakakapagpatambo. Oh no! Matambok ang ating mga tindera dito ng calamaris. At sa Tagalog, mataba. Ayan, matambok guys, sa Bisaya, mataba. Sa Tagalog, mataba yun. Alright, so ayan. Alright guys, so hanggang dito na lang yung ating video. At syempre guys, kung nagustuhan nyo ang content ng channel ito, please lang, paki-click ang subscribe button at paki-kalampag ang munting kampana sa gilid para lagi tayo ma-update sa mga bagong video na i-upload natin. So hanggang dito na lang guys. Merry Christmas and Happy New Year.